So, gusto mo kumuha ng jet ski? Honda PCX 160 pala, sorry. This is Jao Moto at in this video, ipabahagi ko sa inyo kung ano ang dapat mong malaman dito sa motor na to. Halos dalawang buwan na sa akin tong motor na to, / tequila, at medyo biniisa na natin to kasi masyadong simple ang stock eh. Naglagay tayo ng smoke visor, cellphone holder, auxiliary light, aftermarket busina. Ito, ewan ko anong tawag dito, pero ang laking tulong sa akin ito. Napapatong ko yung kapay ko kapag nangangalay, tsaka gusto ko mag-relax. Fender extension, bracket, at top box, at Michelin City Grip 2 na gulong. This is also the first time na i-ride ko to simula nung kinuha ko siya. Actually, mas nagamit pa nga to ni idol ko ako Martin sa shoot niya. O, diba? Idol ko ako yan eh. Due date na ng first PMS ko eh. 412 kilometers pa lang ang naratakbo niya, pero since ang unang change oil dapat is first 500 kilometers o first month, depende kung anong mauna. Eh, kailangan na natin palitan na lang isto. And this is what we're going to use for the PCX. Ito ay Havoline Supermatic 40 10W40 for scooters. 800 ml to na may kasamang gear oil. Punta lang kayo sa mga Caltech station, meron naman sila neto. This is the same oil na ginagamit ko sa Honda Click ko dati. Hindi ako pinayaan ito. Mataas ang oil rating pagdating sa APISN. Hindi ganun kain sa makina considering na nasa mainit na bansa tayo. Protektado ang mga beloved engines natin dito. Wala nga lang tayong cup tulad nito. Pero anyhow, salpak na natin to. Sa manual ng PCX, 10W30 talaga nakasulat. Pero kung gusto nyo maglagay ng 10W40, eh okay lang din naman. Hindi naman gaano nagkakalayo eh. 800 ml na Havoline, which is sakto sa oil capacity ng PCX. Meron tayong dipstick dito sa gilid. At dito rin tayo maglalagay ng langis. Ganda ng pagkapula, no? Kaya pa to eh, unting piga pa. For the change oil, first 500 kilometers ang una. Then the rest, kapag nag-change oil ako ng scooter, at least 1,000 to 1,500 kilometers bago ako magpalit ulit ng langis. Check natin yung oil level ulit. Pandarin natin yung motor para mag-circulate. Tapos, tanggalin natin yung dipstick. Ngayon natin check yung langis. Dapat nasa gitna to eh. May indicator naman. Pag mag-check tayo ng langis, hindi nyo na kailangan ilak pa o pihitin. Salpak nyo lang. Then, moment of truth. Ayan, nasa gitna naman. Sabay na rin natin itong gear oil. Gagamitin natin itong Havoline gear oil na SAE 8W90. 120 ml ang kailangan ilagay sa PCX. Kaya saktong-sakto to. Mukhang okay na to. Sa mga nagtatanong kung gaano kadalas magpalit ng gear oil, hindi naman madaling madumihan to. Sabihin natin every 2 PMS nyo. Most likely mga 3,000 kilometers, mga ganon. Ayan, okay na. Pwede na ulit mag-ride. Nice. Full tank mo, 50 pesos. Napakaraming rason kung bakit kailangan mong kumuha ng Honda PCX 160. At isa na dyan, kung bakit ito ang napili natin, yung kulay niya. Ang ganda kasi tignan ng white tsaka chrome, diba? I mean, yung pagka-white niya, ang linis-linis tignan, walang masyadong sticker. Napaka-classy with the chrome aesthetics. Ang ganda, diba? Kumbaga, yung approach niya, para bang papasok ka sa office. Parang ganun eh. Pero gusto ko yung malapad na itsura niya para sa isang matangkad na tao na tulad ko. Kaya nung una kong nakita tong kulay nito, ang sarap titigan eh, lalo na kapag laging malinis. Para bang kahit ang tagal-tagal na ng motor mo, kahit ganito ang kulay ng fairings mo, eh lagi pa rin bago. Kung titignan nyo ilan yung mga chrome parts dito, yung handlebar, yung bar end especially, itsura ng pillion footrest na nakatago. I mean, come on man, solid, diba?
Ganda oh. Hello. Hi. By the way guys, sa mga nagtatanong kung asan tayo ngayon, wala po tayo sa Sagada ha. Ito yung paboritong spot, located sa May Tagaytay. Puro twisties to eh. Ayun, ang dami nga napunta dito eh. Yun nga lang, medyo makipot yung daan. Pero ang ganda mag-cruising dito, nakaka-relax. Saan sa Tagaytay to? Malapit lang to sa Olivares, yung parang rotonda ng Tagaytay sa gitna. Baba lang kayo doon, palusong lang yun. Ito na yung lugar na yun. Pangalawa, para sa presyong 133,000, 32,000, something ganon. Ang dami niya nang may offer eh. I mean, ang laki na itsura niya. Parang jet ski nga eh. Ang ganda ng aesthetics niya. Meron pa tayong charger dito sa part na to. Pero yung presyo 132,000, pang combi brake lang yon na variant. Hindi po yun yung ABS, I think yung ABS papalo ng magkano ba? 150 something, ewan ko ha, nakalimutan ko na. Yun ata yung red, matte red. Parang mula nang matindi dito. Hindi na tayo nag-ABS kasi ilang horsepower lang naman to. I mean, mas safe pa rin syempre ang may ABS kaysa mamantignan, pero dahil di naman siya ganun kabilis and di naman siya ganun kabigat, okay lang naman yun. Tsaka pang dito-dito lang naman. For its price na may offer ng combi brake price ng Honda, para sa akin sobrang sold na nun. Kasi sa ganun presyo, ano lang bang matinong motor ang mabibili mo, diba? Kilala nyo ako sa Japanese person, mahilig ako sa mga Japanese bikes. Pero soon, tignan natin kung makakalabas tayo sa ganung zone, diba? Dito sa daan na to mga cutie pies, mag-ingat lang kayo sa gabi dahil wala masyadong ilaw dito. Tsaka matarik to eh. Sa ngayon, pababa tong lugar na to. Dahil galing tayo ng Tagaytay. Alam nyo yung nilagay nating oil. Ang smooth ng takbo eh oh. Suabi lang eh. Oh. Number 3 ay yung allotment natin para sa mga top box. Meron tayong apat na holes sa likod kung saan doon yung ilalagay yung bracket. Galing no, naisip ng Honda na oh, hindi nyo na kailangan mag-modify pa ng kung ano-ano ha. Eto, salpak nyo lang yung mga brackets nyo, okay na yan. Sa mga nagtatanong kung saan ko po nakuha yung top box ko, gumawa ako ng video regarding sa mga accessories na pwede nyo ilagay sa Honda PCX160. I think iba't ibang brackets yung nilagay ko para dito sa Honda PCX160. Ganda oh. Ah! The sun! It burns! Oh, ha? Ganda, no? Kamusta ang pakiramdam ng back ride sa Honda PCX? Sana ito na lang ginamit natin papuntang Baler. Oo nga, no? Relax lang, no? Matikas may upuan? Hindi. Sabagay. Tsaka yung top box din nakatulong kasi may sandalan kayo, no? Yeah. Ito na, papasok na tayo! Sa gabi ng lagim. Gusto-gusto ko itong part na to lagi, eh. Sharp turn. Wait, boat ride daw. Guys, dadaling ko kayo sa lugar na napaganda ang view. Actually, medyo malayo pa dito eh. Kakababa lang natin dito sa May Talisay. Siguro mga 30 minutes away pa dito. Number 5 is our fuel consumption. Takbo natin ngayon, 39.6 kilometer per liter. Kanina nga nag 42 ako, hindi ko lang nakunan. Which is para sa akin, napakatipid nun. I mean, kung kukuha ka ng scooter, ang number one reason mo dyan, syempre tipid sa gas. Well, kanya-kanya naman tayo ng perspective kung bakit tayo kukuha ng motor, pero sa case ko kasi kailangan ko ng prang service, kailangan ko ng tipid sa gas, kailangan ko ng accessible, kailangan ko ng convenient. So lahat yun pasok dito, especially the fuel consumption. They're mainly focused for the fuel economy of the bike eh. Gusto nila mas maging tipid as possible yung mga motor nila. Reliable bike na maganda ang fuel consumption, di ba? Well, marami ng factor kung bakit naapektuhan yung fuel consumption ng motor. For example, ako, 85 kilograms ang timbang ko. May back ride ako ngayon. Kasama ko ang misis ko. Ganito ang fuel consumption natin. Hindi masama, di ba? In fact, sobrang okay nga eh. Luwag dito sa daan na to. Dami lang mga walang helmet eh. Actually, halos lahat eh. Makikita na lang mga bata nagmomoto. Grabe itong lugar na to. Woo, corners. Side kaya to? Ay, hindi eh. Ang luwag dito sa daan na to.
Ano pangalan lugar na to? Ito pa, ahon, tignan natin yung performance nito. Ah, pag mag-isa ako, usually kaya ng 80 ang paahon ng PCX eh. So dahil may back ride tayo, patarik to 40, 45, 46, kaya naman 50. Ito, nasasabi sa inyo mga KTPies, paahon gaming. Binisik lang eh. At lastly, kung bakit gusto natin ang PCX 160, yung laki ng compartment space niya. In fact, kaya nyo ang maglagay ng full face helmet dito eh, pero hindi lahat ah. For example, yung mga malalaking shell tulad ng mga Kaberg, yan mahirap ilagay. Pero yung ganito ka-compact na helmet na gamit natin ngayon na Nisek, so masakto siya eh. Tapos naglagay pa tayo ng top box. Ang dami natin pwedeng ilagay, pwede na nga tayo mag long ride eh. Ang dami pwedeng panggamitan ng PCX eh. Parang hindi ko na alam to lugar na to. Bayan-bayan na to eh. Ah, ito. Naalala ko na to. Dito ako muntik maligaw noon. Hindi ko alam kung tama yung dinadaan ko. Suminto ako dito. And of course, yung dami ng choices nyo ng mga aftermarkets. Dahil Honda to, at marami tayong nakikitang PCX sa daan, eh marami din tayong choice of accessories. Kaya yun po yung perspective ko kung bakit gusto ko tong motor na to. Anong mga bagay na hindi ko masyadong nagustuhan dito o dapat ma-improve dito sa motor na to? Number one, yung fairing niya. Napakahirap baklasin. Diyos ko day. Kung napanood nyo yung video na kung saan nag-install tayo ng mga accessories dito, sobrang hirap baklasin ng fairing niya. Declip kasi, hindi yung allen lang na tatanggalin mo lang saglit tapos pira-piraso mo siya tatanggalin. Ito isang buo eh. Maglalagay ka lang ng busina, maglalagay ka lang ng aux light, tarang kailangan gawin mong skeleton yung motor eh. So, ganun po siya kakomplikado. Dahil first time ko magkaroon ng ganitong klaseng motor na maraming fairings na scooter. Hindi siya tulad ng big bike na napakadaling baklasin eh. Napakadaling kalikutin. Oh, sementado na pala dito. Huli kong punta dito oh. Bako-bako pa to eh. Kung ano pa yung motor na maliit, yun pa yung mahirap baklasin eh, no? Siguro, mas madali sa iba. Pero dito kasi sa PCX, ganun eh. Number 2, dahil white ang kinuha natin, eh, alagain siya. Prone siya sa mga marks, prone ang mga gasgas sa kanya, prone ang dumi, prone ang putik, halatang halata. Well, may iba naman kayong color option kung gusto niya kumuha ng PCX. May black and yung top of the line. Ganda nito, open, no? Pero kasi ang pananong ko, kung kukuha ko ng PCX, puti lang yung kukunin ko dahil yun yung unang nagustuhan ko dito sa motor na to. Yun nga lang, parang sa gas-gas, kaya mayat-maya din ang alaga nyo dito, mayat-maya ang linis nyo, mayat-maya ang punas nyo ng VS1. At ang pinakuli, majority ng scooter, alam ko halos ganito eh, pero sama ko na rin dahil hindi ko gusto tong part na to. Ang gaan ng handling niya masyado. Siguro dahil nasanay lang ako sa mga malalaking motor na planted yung handling, hindi ganun nag-wiggle, especially in low speed, yung para bang nakikipag-balance ka. Ito ganun eh, masyadong magaan yung handling niya para sa akin. Ewan ko, siguro yung iba gusto yon. Para sa katulad ko, riding style ko, eh medyo nakakapanibago. Pero sooner or later naman kapag araw-araw yung ginagamit, eh masanay ka na rin eh. Parang you'll grow with it eh. Woo! Ito ang literal na jet ski. Saan na ba tayo? Anak ng... Actually, second time ko palang pupunta dito sa lugar na to. Una kong punta dito nung nagpalit tayo ng exhaust sa Kawasaki Z900, si Mojito. Dito yun eh, pero may mga kasabay tayo. Pero ngayon, solo tayo eh. Ito, medyo natatanda ko na to. Doon tayo dito mga KTPs. Ganda dito oh. Cementado na pala tandaan na to. Nakakamiss ah. So that's my reason kung bakit kailangan mong kumuha ng Honda PCX at ano yung mga hindi natin nagustuhan sa kanya. Overall, solve to para sa akin. Dati sira pa tong daan na to eh. Kalsada siya na lumubog, ewan ko sa lindolata. Etong part na to, hindi ko lang alam kung ano yan. Pero gandang ganda ako. Nakaka-relax din pumunta dito eh. Tambay kayo dito minsan mga KTPies oh. Okay dito. Mga KTPies, kung nag-enjoy kayo sa video na to, kindly leave a like. At kung mahilig kayo sa mga ganito content, huwag kayo mag-alala dahil nasa tamang channel kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba. Kaya mga KTPies, see you sa next content.